Yung proposal sa Senado o sa ating Kongreso ng early voting, baka ito ay gahul na sila sa panahon. Sapagkat dapat bigyang konsiderasyon ng ating mga kongresista at ating mga senador na kapag ka nagkaroon ng early voting, maaapektuhan ang campaign period. Kailan magsisimula ang campaign period ng mga kandidato? Alalahanin natin na para sa mga tumatakbo sa national, 90 days yan, at sa mga local, 45 days. So ang katanungan, kailan sila magkakaroon ng campaign period? Pangalawa, kapag ka nagkaroon ng early voting sa malalaking probinsya na makakaapekto sa ating sa bilang ng mga mga resulta ng ating halalan, dapat ipagbabawal nila ang exit polls, yung mga exit interviews o mga surveys among the voters who have participated in the early voting. Sapagkat ito ay makakaapekto sa sinasabi ng trending, magkakaroon ng trending sa resulta ng ating halalan na hindi nararapat, sapagkat kawawa naman yung mga kandidato na maiiwan sa nasabing survey. So kailangan dito na magkaroon ng amendment ng Section 5.5 ng Republic Act 9006 on matters pertaining to the exit polls o exit interviews. Kaya sa early voting, dapat din bigyan konsiderasyon ng COMELEC at ng ating mga mambabatas yung provision tungkol sa substitution of candidates. Hanggang ngayon, hindi pa alam o wala pang resolution ng COMELEC kung ano ang gagawin kung sakaling may ma-disqualify ng mga kandidato at tapos na ang paggawa ng mga balota. Suppose the ballots had already been printed, andun na yung mga pangalan ng kandidato at ma-disqualify ang isa sa mga kandidato dyan, ano ang dapat nilang gawin? Ang aming proposal dyan, sana pagka na-print ang balota, ipagbawal na ang substitution of candidates. Sapagkat makakaapektong masyado yan kung yan ay hindi bibigyan konsiderasyon ng ating mga mambabatas.